ako po, nag-snow. Ang lakas po ng snow. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po? Hello and bonjour. Papasok po tayo sa school, kaya lang sinabayan tayo ng snow. Ito ang ating sasakyan, puno ng snow. Isang maganda at maginaw na morning po ulit, mga ka-bestie. Samahan niyo po akong pumasok sa work. Ipapasyal ko po kayo. Dito lang naman sa pagpunta sa trabaho natin. Makikita niyo po yung snow sa paligid. Kung napapansin niyo po, malinis ang kalsada. Kasi dito, early morning, talaga pong inaalis na yung snow ng mga namamahala dito para naman yung mga sasakyan makaraan po ng maayos at mabilis. Siyempre, dapat laging safe. Ayan, liliko po tayo sa bandang right side. Siguro po mga 12 to 15 minutes din mula sa bahay papuntang work. At least po, maipapashell ko kayo. Malinis ang kalsada. Tapos po, umuulan ngayon. Actually, ito yung tinatawag nilang wet snow. Kaya dapat sobrang ingat talaga. Kasi madulas ang daan. Yan. Okay po. Enjoy-enjoy lang po tayong manood.
2,000 years later. It's home time. Sa wakas, makakapag-rest na rin sa mahabang oras ng pagwo-work. Pauwi na po tayo. Pasyal pa rin namin kayo sa daan. Makita nyo yung dinadaanan namin. Medyo makapal pa rin ang snow. Kaya dapat sobrang ingat pa rin sa pag-drive. Pero bago tayo umuwi, syempre kailangan nating dumaan sa grocery. Bili tayo ng pang-dinner. Daan tayo sa Fresco. Ito na lang siguro bili natin. Blueberries saka raspberry. Yan, masusustansyang mga prutas. Kuha tayo ng tigil dalawang pack. Itong juice, masarap to. Iced tea. Tama-tama sa mga taong nauuhaw. Oh! 97 cents. On sale siya po sa ngayon. Dumating na po tayo sa bahay. Kumustahin natin ang ating mga alagang betta fish. Meron pong isa dito. Kung napapansin nyo, yung mga itim-itim na yan, ito po yung mga fry. Tapos yung mga puti-puti, yung kanyang bubbles. Yung dried
dahon na ito. Ito po yung almond leaf. Dried almond leaf. Hortalisa yata in Tagalog. Kaya yung tubig niya ay nagiging light brown. Tapos ito yung mga pellets, yung pagkain po niya. Parang ayaw nga siya kumain eh. Ito yung ating betta fish, nasa ilalim ng bubbles. Kung kiswertihin, ang dami pong betta fish na to. Nalalaki. Close up ko siya. Yan. Ang daming fry. Hindi yung mabilang. Ito po ay male na betta. Kasi after a day pala na mangitlog na yung mga betta na female, inaalis na siya tapos inilalagay yung lalaking betta fish. Sila na yung nag-aalaga. Ayan, hopefully lahat sila ay mabuhay. Tapos sa isang container, ganun din po, may bubbles na. Ito yung dahon ng talisay. Nasa ng ating betta. Nasa ilalim ang ating betta fish. Ayun. Parang di na kumikilos. Deads na ata. Ayun, buhay pa. Ito po yung female. Tapos nakahiwalay ang male. Kasi nag-aaway sila kapag pinagsama. Kaya nagkikita lang sila. Pero may salamin. Nakahiwalay pa rin. Bubbles. Yan. Sana mangitlog siya. Ganda ng kulay. Yun. Healthy. Go. Ang bilis. Ganyan po sila, humihinto na lang, kaya minsan akala ko deads na. Tahimik din. Ang daming fry. Sana mabuhay lahat. Pag nabuhay silang lahat, bibilang tayo ng ilang days. I'm not sure, parang 45 days yata bago sila i-jar. So, kailangan natin ng maraming jars para mahiwalay sila isa-isa. Yan. Thanks for watching. God bless you all. Paalam!